Hello mga Marias! Welcome back to my channel and for today's video, isi-share ko lang sa inyo kung paano ako nakakuha ng schedule para sa aking passport renewal. So alam naman nating lahat na mahirap kumuha ngayon ng passport or magpa-renew kasi palagi siyang fully booked kahit anong oras, kahit anong araw mo siya i-check sa website ng DFA. Mid last year pa talaga ako nag-check ng available slot ng DFA kasi nga medyo matagal nang kailangan na renew yung passport ko. Pero dahil sa pandemic, medyo ang hirap nang magpa-schedule ng renewal, ng appointment para sa mga new application ng passport. So hanggang ngayon, inabot na ako ng early 2022, hindi pa rin ako nakakapagpa-schedule. So nag-search ako ng ways kung paano, kahit papaano, makakuha ko ng slot. Kasi, ang hirap eh. And, meron akong nahanap na paraan. So, disclaimer lang, itong steps or yung isi-share ko sa inyong way para magkaroon kayo ng schedule sa DFA ay hindi applicable para sa lahat. Pero kung gusto niyo talaga malaman kung paano ako nagkaroon ng schedule para sa renewal ng passport ko, please keep on watching. Mario. So, first step na ginawa ko ay nag-check ako ng nearest DFA sa area ko. So, punta lang kayo sa Google, i-search nyo nearest DFA or DFA near me. And then, pag meron na kayo nakuhang nearest DFA, i-check nyo yung website, kunin nyo yung email address nun. So, yun sa akin, ang pinakamalapit, syempre, Antipolo. So, sa mga viewers, taga dito sa Antipolo or sa Rizal, ilalagay ko na lang yung email address sa description box. If ever gusto nyo rin gawin, yung ginawa ko. So, yung third step naman ay ang aking paggamit sa courtesy lane. So, merong courtesy lane na tinatawag ang DFA. Pero dito na papasok yung hindi lahat ay eligible. Kasi yung courtesy lane ay for pregnant, senior citizen, PWD, OFW, minors, single parent, and mga taong meron ng visa na kailangan na nila yung kanilang passport. Meron ng DFA niyan. So, pinaprioritize sila ang DFA. But, case-to-case basis din. And, kailangan mo silang i-email. So, yun na nga. Kaya, sinabi ko sa inyo na kunin nyo yung email address ng DFA na malapit sa inyo dahil magsisend kayo ng email sa kanila. So, kung tingin nyo naman eligible kayo, pasok kayo doon sa mga sinabi ko sa courtesy lane, pwede kayong mag-email sa DFA, sabihin nyo na eligible kayo, and i-justify nyo or explain nyo kung bakit kayo pasok doon. Explain nyo lang. Kung OFW kayo, explain nyo rin kailan nyo alis nyo, aalis na ba kayo, things like that. Ako, hindi ako eligible for courtesy lane talaga. Simply because hindi naman ako senior, hindi ako pregnant, hindi ako single parent, and hindi rin ako OFW. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa DFA, hoping and nag-try lang talaga ako kung makakasali ako sa courtesy lane. Since ang in-explain ko sa kanila ay kukunan ko ng passport yung senior citizen kong nanay. Obviously, pasok si mama doon dahil senior siya. And then, in-explain ko na kailangan ni mama ng companion since hindi niya maiintindihan lahat nung kailangan niyang isign na form or kung may sasabihin sa kanya sa DFA, kailangan niya talaga ng kasama. And then, nag-explain din ako doon na sasamahan ko siya but at the same time, kung pwede ko na rin bang isabay yung pag-renew ng passport ko sa pagkuha ng bagong passport ni mama. And after ng first email ko, mabilis naman din silang mag-reply. Siguro 2 to 3 days lang nakakuha na ako ng reply agad. So, ang sagot ng DFA is eligible ako for courtesy lane dahil kay mama. So, ayan, shout out sa nanay ko. Ayan, so, pinayagan nila ako na samahan ko si mama and at the same time, pinayagan nila ako na i-renew ko na rin yung passport ko kasabay ni mama. Humingi lang sila ng documents na nagpapatunay na nanay ko siya and ID ni mama na senior na siya and at the same time ID ko rin. So, after nun, sinend ko yung documents na kailangan nila and then dun sa first reply pala nila, sinabi na nila sa akin na July na yung open slot kahit priority si mama. Imagine, nag-email ako ng mga first week of February pa yun ah. And then, fully booked na pala lahat until July. So, kung nasa regular process ako, next month, or itong March, hindi pa rin ako makakuha pala ng slot. March, April, May, June, hindi na. Dahil July na yung open nilang slot. Kaya,
priority kanila. So I said yes, na okay na yung July, basta meron akong slot. And then, sinubmit ko na yung documents nga na kailangan. So nag-reply sila na okay na yung documents, na check na nila. Nagbigay sila ng schedule, pero na-move na. Yung email nila sa akin ay tinatanong nila ulit ako kung okay lang na ma-move. Dahil yung first email, ang sabi nila July, so I said yes. And then, nung nag-reply sila, ang sabi nila is fully booked na yung July. So, ischedule na lang nila sa amin ay August 1st. So, kung okay lang daw sa akin yun, mag-reply ako. And so, sabi ko, okay na yung August 1 kasi choosy pa ba ako, diba? Mabilis na fully book yung schedule nila. And syempre, bakit man ako hihindi, diba? So, I said yes. So, nag-reply ako na okay na yon. Okay na yung August 1 para sa akin and kay Mama. Tapos, sa email din na yon, nakalagay din doon yung mga requirements na dadalhin namin sa DFA, sa appearance day. And yun nga, meron silang reply, yung final email or yung confirmation email nila. So, nakuha ko yung final email from DFA. Yun yung nakalagay na yung date, yung time, and syempre yung location. And yun na rin yung ipiprint ko or yun na yung ipipresent ko sa guard or sa DFA mismo na meron kaming schedule ni Mama for application and renewal of passport. And by the way, yung mga companion, hindi basta kahit sino lang pwede kayong magsama ng senior dahil meron kayong kakilalan senior, yayayain nyo or kukuhanan nyo siya ng passport just to have your schedule sa DFA kasi medyo strict din sila doon. Kailangan ng mga companion is immediate family members. So, it's either your mother, father, ganyan, or mga kapatid mo, anak at asawa yung pwede mong samahan. Pero depende sa case kung bakit mo sila kailangan samahan. So, mostly, senior lang naman talaga ang kailangan ng companion. So, ang pwede lang sumama sa senior citizens ay mga anak nila or kapatid na may kakayanan pang alalayan sila, ganun. Kung wala talagang kasama yung senior na kamag-anak, isang caregiver, ganun, na kailangan niyang sumama sa travel, kailangan niya ng mga letters, authorize siya na companion ng senior citizen or letter, na talagang magta-travel sila together. So, kami naman ni Mama, sa case namin, hindi kami magta-travel. So, wala akong dineclare sa email ko na kailangan namin mag-travel kasi baka magkaroon ako ng problema or magkakaroon kayo ng problema sa DFA kung naka-declare yun sa email nyo na yun yung reason nyo kung bakit kayo kumuha ng passport para sa inyong senior citizen na kamag-anak. So, case-to-case basis din yan. So, just be honest, lalo na sa mga ganyan documents. Sa akin, wala akong declaration na magta-travel na kami ni Mama or mayroon kaming visa. I just need to renew my passport and kukuha si Mama. So, ayun. So, ayun na mga Barillas. I hope meron akong naitulong sa inyo kung gusto nyo mapabilis ang inyong pagkuha ng passport. Yun na yung aking ginawa para makarenew lang ako ng passport dahil sobrang hirap talaga, palaging fully booked. Medyo matagal nga lang, August pa, but it's okay. Kasi hindi ko naman alam kung kailan magkakaroon ng open slot ang DFA. Kung dun ako sa regular process, dun sa website nila, every day ako titingin. Dun nga lang, medyo parang naging doble yung aking magiging gastos. Kasi instead of one passport lang yung babayaran ko, ay dalawang passport na. For my passport na renewal and yung new passport ni Mama. Okay na rin yun kesa next year pa ako magkaroon ng slot sa pag-renew ng passport. Eh, diba? Passport is one of the valid ID na pwede nating i-present na government ID dito sa Philippines. So, kailangan ko rin ng passport. Kaya naisip ko na kuna na lang din si Mama ng passport kahit medyo gagastos ako ng doble. Ganon din naman. So, win-win situation pa rin. So, yun lang mga Marias. Again, hindi siya eligible for everyone. But, kung gusto nyong itry or ready naman kayong gumastos ng doble na lang, kunan nyo na lang din yung mga senior citizen yung parents. Tapos, explain nyo na lang na mabuti sa email nyo kung ano yung purpose at bakit kayo eligible for the courtesy lane ng DFA. So, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong panonood. I hope meron kayong natutunan. At kita-kits tayo ulit sa kansasunod na video. Bye! Mismo, hindi ako pasok sa courtesy lane. Courtesy lane? For my renewal. Marie.